magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Louisiana, Marikina, Sariaya o kahit nasaan man po kayong parte ng mundo habang nanonood po ng Sambang Gabi. Maraming salamat po na nakasama po namin kayo ngayong gabi. At ngayon po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil testimony time na po ulit. At alam natin na tuwing may mga nagpapatotoo po ay napaparangalan po ang ating Panginoon. Amen. At ngayon po, kasama po natin si Ate Joyce. Ayan po. Hi! Ano po yan? Si Ate Joyce po ay leader po namin dito sa Sariaya. Siya po ang leader ng kabataan ng PST. Kaya, ayan po, nakikita niyo. Basahin niyo po ang kanyang pangalan, Joyce. Yan. At makikita nga po natin sa kanyang name na nandun yung joy. At ngayon po, nakikita natin na talagang full of joy si Ate Joyce. Amen. At ngayon po, sa gabi pong ito ay makikita po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa kanya pong buhay. At so far po, sa totoo lang po at simula po nung una namin siya nakikita kasi parang nung una po, si Nanay Juliet po yung mother po niya. Sinasama pa lang po siya before sa church. Pero hindi po namin akalain. Kami pong dalawa ni Jaya, nag-uusap kami. Sabi namin, Ate, hindi ko akala ay makaka-close natin si Ate Joyce. Tapos ngayon po pala, boom, close na kami. Like, gano'n na gano'n. Kaya, ayan po, iba yung connection na nadala kapag ka, ang Panginoon yung nagko-connect sa mga anak niya. Kaya, Ate Joyce, ready ka na ba? So, ayan Amen. Po. Amen, ready na. Ready na. So, Ate Joyce, ano ka po? Paano ka po nakakilala sa Panginoon? Bakit ka nandito? Ganon. So, ayan pa. Ayun, nag-start kasi siya, di ba, nung nasabi mo nga, dinadala-dala lang ako ni nanay. Simula elementary, parang hindi ko sure kung tama na yung pagkakatanda ko, mga grade 2. Nasimba-simba na kami sa church. Pero dati, ano pa lang, palipat-lipat kami kung saan-saan. Pero lahat ng mga churches na sinasambahan namin ay born again. Tapos dito nga kami, dito na kami tumagal sa Jewels FM Sariaya. Tapos hanggang sa, lagi naman kaming na-attend, lagi akong sinasamahan ng nanay ko, lagi niya akong in-encourage na pumunta. Pero ako talaga ay punta lang, tas alis ulit. Parang wala namang nakikinig ng Word of God, pero lumalabas din sa kabilang tenga. So doon nag-start kung paano ako makakilala sa Panginoon na although nung time na yun, parang wala lang talaga. Pero nagpapasalamat ako sa katsagaan ng nanay ko kasi siya talaga yung nagdala sa akin sa Panginoon at hindi ako dadating sa point nito na ito kung wala siyang pasensya talaga sa akin na ayayin ako, na encourage ako. At nung talagang nakilala ko ang Panginoon, nagpasakop ako sa kanya. Parang ito lang late 2020 lang talaga after mamatay ng mother ko. Doon talaga ako parang naging active na sa church sa mga gawain. Sabi mo nga, naging close tayo, di ba? Hindi natin ma-imagine na doon pala ahanto. Kaya, yun yung naging story. Yun. So, yun nga po, talagang pag binabalikan namin na dati, na hindi pa nga po tayo, parang nakikita ka po namin lagi na uma-attend, pero hindi tayo, parang yung hindi tayo makapag-usap na palagi, parang gano'n. Tapos, ngayon po talagang nakakatuwa kasi, pag napapag-usapan din po natin si Nanay Juliet, talagang naaalala natin na isa din po talaga siya sa mga ginamit ng Panginoon para mapasa yung strong na faith. Ano po ate? Diba? Amen. Yan, yun nga po. At may story. Yes po. May story ako na natatandaan po nung nagre-review ako sa Manila. May friend ako, na close friend ko talaga, nasabay kami nagre-review. Tapos na-attend din kami doon sa isang church na born again din. Tapos sinabi ko sa kanya nung time na yun, hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung faith ng nanay ko nung time na yun. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kaya nakakatuwa sa Panginoon. Nabalikan ko lang yung story na yun. Yeah. Tapos ano po nun eh, si Nanay Juliet, madami ding ministry nung nabubuhay pa po siya. Tapos ngayon, ang dami mo ding ministry talaga. Nasa preaching na din, nasa pag-lead ng kabataan, tapos nasa giving, nandun din sa mga Bible studies. Kaya nakikita po natin yung promotion ng Panginoon. At hindi lang sa ministry, Ate Joyce, talagang nandun din yung pagpapromote sa'yo ng Lord sa work. Sa mga pinagdadaanan mo sa work. Talagang
Nakakatawa. Pwede ka po ba mag-share ng kahit konting mga konting pagpapala na binigay sa iyo ng Panginoon sa lahat ng journey mo po sa mga trabahong nangyari? Sige. Bali, hindi siya, sobra-sobrang pagpapala, pero i-compress natin sa konting time. Pero yun, salamat sa Panginoon kasi naalala ko, graduate na ako na June 2018, pero nag-review-review pa ako nung time na yun, kaya hindi pa ako nag-work. Nag-work lang ako 3 years after, 2021, during pandemic na. So, entry level yung naging work ko, tapos sa biyaya naman ng Diyos, work from home din siya. Tapos nagtagal lang ako ng 1 year dun sa work na yun. Lumipat na rin ako ng panibagong work ulit, which is auditor pa rin. Pero ang nakatuwa sa Panginoon, nung first work ko, di ba lumipat ako sa pangalawang work, dinoble ng Panginoon yung sahod ko. Imagine, parang 1 year pa lang ako nag-work, hindi ko ma-imagine na ganun agad yung i-increase ng sahod ko. Pero talagang ang Lord ay pag nakita niya na tapat yung kanyang lingkod sa kanya, yung pagpapala niya, hindi niya dinidefer, hindi niya parang inoontian lang, binubuhos talaga niya. At ngayon, parang itong new work ko na, parang tumagal ako ng 3 months, di ba? Nakwento ko rin sa inyo. Kasi nagkaroon ng conflict dun sa employer ko. So, after nun, naghanap ulit ako ng work. Tapos sobrang tagal kong naghanap, mga 1 month lang pala. Pero nakasign na ako ng contract sa panibagong work. Kaya lang ang nangyari, yung kontrata ko na yun, after 3 months pa ako mag-i-start. So wala pa talagang sahod for span of 3 to 4 months na ganyan. At salamat sa Panginoon kasi hindi siya tumigil dun sa sweldo ko na yun. In-increase pa rin ng Panginoon. Nakita ko talaga na ang Lord talaga ang nag-i-increase. Siya ang nagbibigay ng pagpapala. Bonus na lang yun eh, yung material blessings na sweldo, yung position, yung rank natin. Pero ang pinakamahalaga talaga, yung nakakilala tayo sa ating Panginoon. Yun yung success para sa atin, na meron tayong Diyos na kinikilala. Kumbaga itong mga pagpapalang tinatanggap natin, bonus na lang sa Panginoon. At nararamdaman ko talaga yun sa Lord. Kaya nagagalak talaga ako ngayon pag nag-work ako. Dahil kong iniisip na para ito sa Panginoon. Pag minsan inaanto kasi work from home, pero dahil kong iniisip na para ito sa Lord. Kaya doon ko kinukuha yung inspiration ko every day. Yun yung naging story mo. So, tapos, di ba po yung may mga panahon po na nasa transition ka pa, tapos lagi mo pong sinasabi sa amin tuwing buhay ugnayan na isama sa prayer, tapos doon po talaga napapatunayan na napakahalaga ng prayer, na hindi lang sa sarili, hindi lang individual, kundi yung as a group po nating pananalangin every Friday, talagang nakaka-bless kasi parang inaano mo din po na pinagkakatiwalaan mo rin kami na mga kasama mo sa PST na ipanalangin yung burden na yun. At nakakatawa po kasi talagang ayan na nga po, sabi ni Ate Joy sa testimony niya, talagang paganon yung sweldo. Kasi yung panglilingkod din po ni Ate Joyce, talagang ganun-ganun din. Nakakatawa po. At Ate Joyce, ano po yung so far sa journey mo po kasama ang Panginoon? Ano po yung parang pinahang natutunan mo? Pinahang lesson? Siguro yung paglilingkod natin sa Panginoon, na hindi natin siya ginagawa, hindi lang natin siya ginagawa out of responsibility. Hindi lang dahil doon, pero out of love talaga. Na katulad nga nung preaching ni Pastor, yung para ma-experience natin yung true worship, kailangan lagi tayong nakakonect sa ating Panginoon at pini-worship natin siya in spirit and in truth. Yun yung grabe din ang Lord nung time na talagang nag-commit ako sa Kanya. Sinasabi ko nga sa inyo, mga late 2020 lang. Nag-commit ako sa paglilingkod, sa giving, tapos ni-raise up ako ng Lord sa work ko, sa mga gawain din, sa mga ministry. Hindi ko naman yun talagang parang pinlano. Pero pag nag-commit tayo sa Lord, nakakatuwa na binibless talaga niya tayo. Kumbaga, yun na, tayo alam na natin na
masaya na tayo eh, kasi nakilala natin ang Panginoon, pero ang Panginoon di siya tumitigil sa pagbibigay sa kanyang mga anak. At nakita ko yung katapatan ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Kaya napakasarap na magtiwala sa ating Panginoon, napakasarap na maglingkod. At yun nga, napakasarap din na mag-share sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung journey ko nga nung nasa Manila ako, di ba? Lagi kong ino-open sa buhay ugnayan natin. Ipag-pray natin to, isama na natin sa prayer. At nakita talaga natin na kumilos ang Diyos. Kumilos siya specifically dun sa situation ko. At ganun magpala ang ating Panginoon. Ganun siya mag-ingat. Ganun siya kadakila sa bawat isa sa atin. Yan po, nakakatawa. At ang isa ko po nakikita na ugali ni Ate Joyce bilang leader po namin, lagi po yan pag may bagong halimbawang ministry o bagong ipapagawa ang Panginoon, lagi pong ang sagot ni Ate Joyce, yes, yes, yes. Parang nakakatawa po na may ganong leader na ganon yung attitude sa paglilingkod, na talagang wala po siyang boundary. Talagang pag sinabi ng Panginoon na gawin mo to, yes, lagi po si Ate Joyce. Kaya nakakatawa po sa Panginoon. At ngayon po, Ate Joyce, bilang last part po ng ating, bago tayo magbabay sa kanila, ano po ang pwede mo pong masabi na words of encouragement, lalo na po sa panahon po natin ngayon, sa kabataan, sa mga nanay, tatay, yan po. Ayun. Words of encouragement, siguro balik tayo dun sa commitment natin sa Panginoon, na hindi kasi naliningid sa paningin ng ating Panginoon kung ano yung mga ginagawa natin paglilingkod. Maraming klaseng paglilingkod. Merong iba hindi nakikita kasi behind the camera, behind the stage, pero lahat ng yun nalalaman ng ating Panginoon. At once na nag-take tayo ng step sa ating pananampalataya, dun talaga natin mararanasan yung pagpapala ng ating Panginoon. Kaya in-encourage ko din yung bawat isa na madami tayong ginagawa sa mga students, sa mga kabataan. Natutuwa nga ako kasi sobrang busy talaga sa school. Merong mga nasa Batangas, merong mga nandito sa Sariaya, pero yung schedule nila, pag pinapatotoo nila sa buhay ugnayan, talagang ang dami-dami. Or kumbaga sa work, ang dami talaga din ginagawa. Pero yung priority natin, babalik at babalik sa ating Panginoon. Dahil mahal natin yung Panginoon eh. Hindi lang sa priority sa ating time, kasama na yan, priority din sa pagbibigay, priority din sa pagbibigay ng ating energy, sa mga resources natin. Yung ating buhay, talagang binigay na natin sa Panginoon. Siya yung nagiging center ng buhay natin. At pag naging ganun yung lifestyle natin bilang mga Kristiyano, napakaganda, parang the best siya na decision. Dahil kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon, kailanman hindi niya tayo pagpupulangin. Diba? Yung pangako pa lang na yun na andyan ang Diyos palagi sa atin. Kaya yung pagtitiwala natin sa Kanya ay andun din naman through our commitment sa anumang aspeto ng ating buhay. Amen. So ayan po, narinig po natin ang mga testimony po ni Ate Joyce at binigyan pansin nga po niya yung commitment po natin. So tayo, simula tayo bilang kabataan. So bilang mga kabataan po, talagang kahit bata pa tayo ay talagang magpursige na po tayong maglingkod sa Panginoon. I-devote na talaga natin yung time natin sa paglilingkod. At sa mga magulang naman po, kagaya po ng nangyari kanila Nanay Juliet, kanila Tatay Dante, Ate Joyce, talagang napasa po yung pananampalatayang yon. Kaya wag po tayong mag-give up. Yung mga nanay po natin dyan na halimbawa po, hindi nyo pa po nakakasama sa paglilingkod yung mga anak nyo. Patuloy niyo po silang dalhin. Patuloy niyo po ipag-pray. Kasi kagaya po nung nangyari kay Ate Joyce, ay kahit po wala na po si Nanay Juliet, wala na din po si Tatay Dante, ay yan po, nagpapatuloy po si Ate Joyce kasi nataniman po siya. At nakita po natin na lumalago po yung pananampalataya po ni Ate Joyce. Kaya ayan po, salamat po sa lahat po ng mga nakinig sa atin ngayong gabi. At kung kayo po na naiisip niyo po na patuloy na maglingkod sa Panginoon o i-devote yung buhay niyo po sa Panginoon, ay gawin niyo na po, dahil yan po,
yung pagbibigay po ng buhay ng Panginoon sa atin ay talagang seryoso niya pong ginawa yun. At dapat seryosohin din po natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Sige po, maraming Amen. salamat po sa lahat po ng mga nakikinig at enjoyin pa po natin yung mga susunod na bahagi ng ating sambang gabi. Amen! God bless po! Bye! Thank you! Thank you, sweet! Thank you po!